sarili ng may patay ba? May patay! Nito lamang nakaraang linggo, nasangkot sa karambola kaya bumulusok sa bangin ang bus ng Philtranco Service Enterprises sa Atimonan, Quezon. Tinamaan kasi ito ng isang trailer truck na tumama rin sa isa pang 10-wheeler. Lalayo tayo sa ano? Lalayo tayo dito sa labas. Baka ito bigyan dumaos-os. Tayo madadamay pa. Panigurado lang kuya, tamo. Ayun point yan, no? Baka bagsak yan. Patay ang driver ng bus at isang pasahero. Sugatan naman ang 14 na iba pa. Ayon sa pahinante ng trailer truck na nahaharap sa patong-patong na reklamo, nawala ng preno ang kanilang sasakyan. Paskong Pasko noong nakaraang taon, nang magsalpukan ng isang jeep at partas bus sa Agoo, La Union. Sa investigasyon ng pulisya, kinain ng jeep na papunta sana sa simbahan ng Manawag ang lane ng bus. Sa 30 sakay ng jeep, 20 ang nasawi. 7 sa kanila, mga bata kabilang na ang 6 na buwang gulang na sanggol. 15 naman ang sugatan sa disgrasya. Magbibisperas naman ng Pasko noong 2017 nang mamatay ang 8 pasahero ng jeep na nahulog sa bangin sa President Rojas Cotabato. Batay sa ulat, puno ng pasahero at produkto ang jeep nang mawalan ng preno sa bahagi ng highway. Dumaos-dos ito sa bahaging may lalim na 20 talampakan. December 2017 din nang mawala ng preno at tumaob ang isang bus sa Magsaysay, Occidental, Mindoro. Patay ang campus director at sports director ng University of Rizal System. Napapunta sana noon ang isang sports event kasama ang mga estudyante. Nauwi rin sa trahedya ang dapat sana'y team building ng mga estudyante ng Bestling College noong February 2017. Nadisgrasya ang kanilang bus sa Tanay, Rizal na kumitil sa 15 buhay. Nasa kurbada raw ang bus nang mawalan daw ng preno at bumangga sa steel railings at mga konkretong poste ng kuryente. Katrina Son, GMA News.